ang magiging topic ko is biggest lie ng society na lagi natin naririnig na hindi po talaga siya totoo. Okay. Number one, look doesn't matter. Actually, isa po yan sa napakagrabing hindi po yan totoo. Bakit? We are a visual. Okay, visual tayong individual na napaka-importante sa atin yung nakikita natin. Honestly, pag nagbebenta po sa akin, medyo mga magaganda pong itsura, ang bilis ko pong bumili. Pag ang nagbebenta sa akin, medyo hindi ganun yung itsura. Ang dami ko pang tingitingin, sino ba to? Ganito, ganito, ganito. Kaya napaka-importante po, huwag kayong maniniwala na sinasabi, look doesn't matter. Kaya napaka-importante, you need to look good. But always remember this, hindi na, wala naman talagang totoong gwapo at maganda. Paano mo lang ayusin sarili mo? Paano ka magsuot ng damit na kulay na bagay sa skin tone mo? And syempre, pinaka-importante is yung confidence mo sa sarili mo. Kung mataas ang confidence mo, patitingin sa'yo ng ibang tao, magbabago din. Kaya, importante yung itsura natin. At thing number two, sabi nila, love is effortless. Hindi yan totoo. Ang pagmamahal or ang relasyon, pareho lang yan sa pagninegosyo, pareho lang yan pag-aalaga mo ng karir mo. Sobrang daming effort ang kailangan mong gawin at syempre, kailangan mo gumastos ng pera, mag-spend ng time, maging creative. Napaka-importante yun sa isang relationship kasi always remember this. The moment na pumasok kayo sa relationship, it is a roller coaster ride ng emotion. Hindi yan lahat masaya, hindi yan lahat pagmamahalan. Marami dyan away, marami dyan magiging problema. Kaya, always remember this. Kung gusto mong masustain ang love life mo, maraming effort ang kailangan mong gawin. Number two, house is an asset. Hindi totoo na asset ang bahay unless na pinaparent mo, unless nagagamit mo para sa maraming events na nangyayari sa'yo. Okay, now, I'll just give you one example. Bakit hindi asset ang bahay? Unang-una, kung ikaw nagsisimula, mas maganda na nag-rent ka lang ng bahay. Bakit? Magastos po, ilang milyon ang kailangan mo ng isang bahay. Maintenance mo sa bahay. Yes, pwede ka makatipid kasi hindi ka na nag-rent, pero yung maintenance mo. Ilaw, masisira, pintura, magluluma, so on and so forth. Kaya nga, napaka-importante pag nagsisimula kayo, mas maganda mobile kayo. Ibig sabihin ng mobile, nakakapunta ka sa iba-ibang lugar. Actually, isa to sa natutunan ko sa isang kaibigan kong bilyonaryo. Kasi, noong nagkausap-usap kami, sabi, parang ganda magpagawa ng rest house sa Tagaytay. Din kukwentuhan kami. Ang ganda ng tanong niya, sabi niya, kung magkakaroon ka ng rest house sa Tagaytay, mga magkano ang budget mo? Di compute na kami siguro mga around 15 to 20 million peso. Sabi niya, okay, meron ka ng 15 to 20 million, natayo mo na yung rest house mo. Ang tanong, gaano kakadalas pupunta doon? Sabi, nabigla kami napaisip, siguro mga once a week or minsan baka mga once or twice a month. Okay, sabi niya, kung ganun ka pupunta sa once or twice a month, na-imagine mo gaano kalaki maintenance na kailangan mo kasi kailangan mo tagalinis doon. Kailangan mo nang, syempre, mag-deteriorate yung gamit, yung mga gastusin, pang iba-iba pang gastusin doon. Now, ang tanong, what if, kung meron kang 20 million pesos, wag mo na lang ibili ng rest house. Mag-hotel ka na lang sa lahat ng gusto mong lugar na puntahan. Hindi po mapamauubos yung 20 million mo na wala ka na sa mundong to, nakaikot ka pa ng iba't ibang hotel. At ang pinakamaganda dyan, kada pupuntahan mo, marami pang magsisilbi para sa'yo. If you're just starting sa buhay, mas maganda ang nag-rent, mas marami kang experiences, pag hindi mo na gusto tumitiran mo, madali lang na umalis. Pero kung yung bahay mo, example, nagagamit mo talaga ng todo, doon ka nagkakandak ng meeting, yun ang nagiging opisina mo, yan, medyo ibang usapan yan. Pero kung yung bahay mo, titiran mo lang, again, it is not an asset. Number four, success equals luck. Yan ang pinakawalang katotohanan. Lahat ng taong kilala kong successful, sobrang daming effort ang ginawa nila at normally it takes years para maging successful sila or marating kung nasaan man sila. Parang sa akin, maraming iba ang akala nakikita nila na swerte mo kasi nauna daw ako sa networking. Pero actually, hindi naman talaga ako nauna. Yun ang sinasabi na, swerte mo kasi nauna ka. Swerte mo kasi ganito, ganyan, ganyan. But sa totoo lang, hindi po yan. May iba pa nga nagsabi sa akin, eh, kaya ka naging successful sa networking kasi may kaya naman pamilya nyo eh. Nirecruit mo yung mga may kaya at may mga connection. Actually, hindi po yun lahat totoo. Nung ako po nag-networking, hindi po ako maswerte kayo sumagot. Maswerte ba na everyday ako nagbibigay ng flyers sa kalsada ng pinamibigay kong flyers, mga around 500 per day? Maswerte ba na everyday may kinakausap ako from 10 a.m. to 4 p.m. nasa mall ako, every hour may kausap akong tao at normally majority pa doon hindi naman sumasali?
Maswerte ba talaga ako na I need to travel almost every day? Na halos ang trabaho ko 24 hours. Bakit ko nasabing 24 hours? Kasi kung isasama ko pa yung travel time ko, doon nga lang ako natutulog minsan sa travel time ko. Tapos pagdating, ang dami ko pang kausap. Swerte nga ba talaga matatawag yon? Swerte ba na for more than 19 years, hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako, hanggang ngayon, nag-network pa rin ako? Now, again, hindi po totoo na ang success equals luck. Success equals determination, commitment, at tuloy-tuloy na hassle. Yun ang totoo talagang kapalit ng success. Page number 5. Money can't buy happiness. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo, yung mga bagay na ganyan, sinasabi nila na money can't buy happiness. Sabi ko, what if? Katulad ng mga politiko. Diba, hindi ko po siya nilalahat, pero ito nagiging question ko. Bakit hinahayaan bumoto ang mga hindi taxpayer? Diba kung iisipin, ang mas may karapatan lang sana dapat na bumoto is mga taxpayer. Kasi sila yung nagbabayad ng tax, sila yung involved, at sila yung mas apektado. Bakit pinapayagan magboto yung mga hindi nagbabayad ng tax? For the simple reason, madaling bilhin ang boto ng mga taong hindi nagbabayad ng tax. Madaling i-manipulate yung, kaya nga pansinin mo, bakit walang vote buying sa mga progressive na lugar? Bakit ang vote buying nangyayari palagi sa mga bundok, sa mga rural areas? Kasi madali pa silang makonvince eh. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo is dapat maintindihan natin na minsan may mga taong nagbibigay ng information sa atin na mali-mali for them to control us. Para lalo tayo mas makontrol nila. Kaya daming binibigay ng mga mindsetting, ng mga explanation na sobrang mali-mali. Basta dulo, isa lang masasure ko. Money can make you happy. Wala po ako nakita ng taong malungkot na maraming pera. Kasi pag marami kang pera, marami kang pwedeng gawin. Pag marami kang pwedeng gawin, mas magiging okay ang buhay mo. Number 6. Good things come those who wait. Actually, hindi siya totoo. Kasi good thing comes those who walk. Parang ganito sa attraction. Yes, I do believe, naniniwala po ako sa attraction na lahat ng nangyayari sa atin is in-attract natin. Pero mas nagiging mabilis ang attraction kung meron kang action. Example, goal ko magkaroon ng sandwich. Pwede ako mag-attract ng sana, magkaroon ng sandwich sa araw ko, sana magkaroon ng sandwich sa araw ko. Pwede yon. Pero ang bagal nun, ang tagal nun. What if bumili na lang ng sandwich? What if mag-utos na lang sa tao na, oh, bigyan mo ako ng sandwich dito? In short, di ba mas mabilis ang manifestation doon? In short, kung ano man ang gusto mo mangyari ngayong classmate sa buhay mo, huwag ka na maghanap ng sign. Huwag ka na maghanap ng perfect time. Huwag ka na maghanap ng, okay, pag nag-asawa ako, saka ako ito gagawin. Okay, pag nagkaroon ako ng anak, saka ako ito gagawin. No, gawin mo na right now. Gusto mo pumayat, gawin mo na ngayon. Gusto mong umaman, simulan mo na ngayon. Gusto mong gumanda buhay mo, simulan mo na ngayon. Kasi sa pagsisimula mo sa ngayon, sa tuloy-tuloy na ginagawa mo, isang araw, gigising ka, yung dating pangarap mo na, ngayon, buhay mo na. Number 7. Everyone na sinasabi nilang yan ang tama, actually, doesn't mean na yan ang tama. Ako, makakapagsalita ako ng ganyan kasi nung ako nagsimula sa networking dito sa Bicol mismo, ang dami kong na-receive na mga negative comments from my relatives, from my friends, at even sa mga taong hindi ko kilala. Kasi nung namimigay ako ng flyers, bigla may mga nagsasabi sa akin, scam yan ang ginagawa mo, hindi yan totoo. Yung relatives ko sabi sa akin, ah, ikaw ba yung pamangkin ko na sinayang mo lang yung pinag-aralan mo? Nag-aral ka ng computer engineer, tapos nga nagbebenta-benta ka ng supplements? Now, ano ang point ko? Always remember this. Hindi dahil sa sinasabi lang ng karamihan ng tao is totoo. Bakit? Bigyan ko ng isang example. BBM. Pag sinabing BBM dati, ang pumapasok sa isip ko, martial law, diktador. Hindi magandang ginawa nila sa Philippines. But because of social media, mas napaganda kasi yung information hindi na na-control. Before, ang information nakokontrol. Bakit? Napakasimple. Ang kokontrolin mo lang naman dalawa, media, school. Anong ginawa before nung naupo yung sumunod kay Marcos? Pinalitan lahat ng textbooks, pinalitan lahat ng information doon, lahat ng ginawa nilang maganda, tinakpan, lahat ng in-emphasize, martial law, tax evader, mamamatay tao, di ba lahat, ganon. Sabayan ka pa ng tinatawag na mainstream media, babalitaan pa ng ganon. And lalo pa tayo before, naniniwala tayo na anything na ibalita sa TV, totoo. Since wala tayong choices before ng information, naniniwala tayo na lahat ng binabalita sa TV, totoo. And ano nangyari right now? Nung naupo si BBM, siya lang kauna-unahang presidente na nakita ko ha, na binati ng US President Biden, binati ni Russia, binati ng Taiwan, binati ng Thailand, ang daming iba't ibang bumati ng mga iba't ibang presidente. The question is, bakit?
May alam ba sila na hindi natin alam? Mas naiintindihan ba nila yung totoong nangyayari sa Pilipinas rather than sa atin? Again, speculative ko yan. It's up to you to decide. It's up to you to research. Pag-aralan mo mabuti kung tama mo nga sinasabi ko or hindi. Basta akin, hindi lahat ng sinasabi ng karamihan ay totoo. Number 8. You need a degree for you to become successful. Ako, college graduate ako. Yes. Pero diploma, transcript po, iniwan ko sa school. Bakit? High school pa lang ako, alam ko na hindi makakatulong sa akin ang educational attainment lang for me to become successful in life. Actually, kung maiintindihan nyo nga, hindi nyo na, lalo pag sa Amerika, sobrang worse. Bakit? Ang laki ng nagiging student loan para ka makagraduate. Ang, bago ka graduate, tambak na ang utang mo. Paano mo babayaran yon? Eh, magkano lang naman magiging sweldo mo? Now, yun yung point ko na ngayon na information age, ngayon na digital era na, ibang-iba na ang labanan. Ang pinaka-importante ngayon, madiskarte ka sa buhay. Ang importante ngayon, hindi ka maarte. Kung alam mo kung saan ka mas kikita ng malaki, saan mas magbabago buhay mo, yun yung gawin mo.